Welcome back dito sa channel natin. Nandito tayo ngayon sa may Mall of Asia. Ayan, makikita natin itong Mall of Asia Arena. Pupunta tayo doon sa kabilang side ng Asiana City para magbigay ng update tungkol sa Resorts World Westside City. Nakakamiss ding manood ng mga sports event at mga concert dito sa MOA Arena. Ito nga pala yung boundary ng Bay City kung saan nakatayo yung Mall of Asia Complex, at dito naman sa kabila, ito yung Asiana City. Andito na tayo sa dulong bahagi ng Asiana. Ayan, makikita na natin yung progress dito sa ginagawang bagong Resorts World. Napansin ko lang medyo bumilis na yung progress sa paggawa ng bagong hotel resort casino dito sa may Asiana. Medyo bumagal din ang progress nito nung nakaraang dalawang taon dahil nga sa nangyaring pandemya. Napakalawak nitong bagong Resorts World Westside City. Ang area na to ay may lawak na 44,000 square meters. Ito ay isang $1 billion project na proyekto ng Suncity Group, isang company mula sa Hong Kong. Kapartner nila sa proyektong ito ang Megawide, na sila rin nagpatayo doon sa isa pang Resorts World sa harap ng Naiya Airport sa Newport City. Pero sa ngayon, wala na yung Resorts World doon at nagpalit na ito ng pangalan. Hindi na Resorts World Manila, ang bagong pangalan ay Newport World Resorts. At kapag natapos na ang proyektong ito, ito na ang magiging bagong Resorts World dito sa Westside City, isang mixed-use development na proyekto ng Mega World. So ayan guys, makikita natin na mabilis na yung progress dito sa ginagawang bagong hotel resort and casino. Originally, nakaschedule ito na magbukas sa taong 2023, pero dahil nga sa pagka-delay, na-push back yung schedule ng opening nito sa March 2024 na. Napakalawak nitong bagong Resorts World Westside City. Magkakaroon dito ng 5-star hotel na may 400 rooms at 400 gaming tables, 1,200 naman ang mga slot machines. Magkakaroon din dito ng Grand Opera House na may 3,000 seating capacity, shopping mall, strip mall, pool club, leisure club, theater district at marami pang iba.
mula dito hanggang dun sa pinanggalingan natin malapit sa Ayala Malls Manila Bay. Ganun kalawak itong bagong Resorts World Westside City. Kasama din sa Westside City Development ng Mega World, itong bagong hotel na Grand Westside Hotel. Malapit na rin itong matapos. May isa pang hotel dito, ang Kingsford Hotel na bahagi din ng Westside City Development. Bukas na itong bagong Kingsford Hotel at sa likod naman niyan ang Sunny Coast Residences, isang residential condominium. Marami pa mga bagong development na tinatayo dito. Ayan pa isang residential complex, hindi ko alam kung anong pangalan niyan. At dito naman yung famous o infamous na Okada Manila. Ayan, ito yung Kingsford Hotel at ang residential condominium sa likod. Ito nga pala yung boundary ng Asiana at Asia World. Ito ay mga reclamation project sa Manila Bay, bahagi ng dagat na tinambakan ng lupa. Dito sa right side ang Asiana City kung saan nakatayo ang Westside City Project. At dito naman sa kabila, yung Asia World Island, kung saan nakatayo ang Okada Manila, Kingsford Hotel, napakaraming mga iba't ibang mga kondo, pati na dun sa pinakamalayong dulo, yung P-Tex. Ayan, ito yung boundary ng Asiana sa kanan at sa kaliwa, ang Asia World, katulad ng pinakita natin kanina, yung boundary ng Asiana at ang Bay City kung saan nakatayo ang MOA. Ang Grand Westside Hotel, malapit na rin itong matapos at magbubukas na siguro sa susunod na taon. At ito namang Resorts World Westside City ay magbubukas sa 2024. Abangan na lang natin. At bago pa tayo magtapos, ayan makikita natin itong north side ng Okada Manila. At dito nga pala sa kabilang side ng Grand Westside Hotel, itong Soler Resort and Casino. Doon naman sa kabilang street yung daan papunta dyan sa Soler. Ano masasabi nyo sa Resorts World Westside City? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching.